Hello YouTube, Boss Rino, welcome to my channel. Sa ito, career high 27 points si Kit Jimenez laban sa Nueva Ecija. 27 points pala si Kit Don, grabe ha, highs ano ito eh, di ba? 20, ilan ba siya dati? 24, 27 ngayon, so career high nga ito. Di ba? Tapos talo sila, sayang. Oh, sobrang lakas kasi talaga ng ano eh, ng Nueva Ecija. Pero kaya yan, oh, konting ano lang yan, konting practice. Tapos, hindi ko nakita yung mga ibang points na dito. Yung ibang 3 points na. Pero yung iba hindi ko masyado nakita dito sa highlights ng pool game. So ito, para makita natin at para makita ko din. So tingnan natin kung anong ginawa talaga ni Kit. At feeling ko siya lang talaga yung medyo lumalaban sa game ito. So ito, try natin ito bago ba try na iba. Shooting guard number 7, Kit Jimenez. 9 rebounds, oh, grabe. Excellent trail job right there, but just could not finish. Grabe ang hustle ni Kit, oh. Tignan nyo. Okay. Sipag ito ni Kit. Excellent trail oh. Job right boom! There, but just could not finish the baseline. As guys, deep ah. Very aggressive defense. Defense. Yan ang defense, ah. Alam niyo si teka lang. Oh? Depensa opensa talaga ito si Kit. Alam niyo yung klase ng laro ni Kit. Makikita mo mag-i-improve yung tao eh, 'di ba? Makikita niyo na i-improve yung tao kasi ginagawa niya lahat ng kaya niyang gawin sa loob ng court, 'di ba? Hindi siya nagba-bunging-bunging, hindi siya nagba-bunging-bunging, siya yung player na hindi nagba-bunging-bunging. So, yung mga ganyang player, yan yung nag-i-improve lagi. Tsaka nakikita naman natin yung practice niya. Nagpa-practice siya sa team, nagpa-practice siya sa solo practice, kasama niya sila Kyle. Mag-i-improve to. Mag-i-improve pa ng gusto to. Para kay Coach John Calios, joining him. Grabe, 9 rebounds yan, ha? And also, Jay Colliado. And then they were able to read 3-point shots for Jay Colliado. Kit Jimenez. Pow! And went straight to Clark Derige, who was... Kalimitan yata, free throw. They can mix it up. Sarangani trimming the lead down to 7. That's gonna be a charge. Wala kay Hesed Gabo. Tita mo na. Yan ang sobrang lupit ng depensa niya. Talagang makikita mo, nabubwisit na yung kalaban niya. Sarangani trimming the lead down to 7. That's gonna be a charge. Wala kay Hesed Gabo. Offensive rebound just being foiled by the defense. Jimenez with a steal to really up the ante on his offensive game. Grabe sa depensa itong pulang to. Another miss. Itong taon to, itong player na to. Ayan! 4-3! Bagang! Uy, sa pool. And finally, he makes the shot from Evoicia on the other end as Jimenez gets hit hard to position. Against a very quick Kit Jimenez who's slowly gaining his momentum after getting his first basket of the ball game. Alam niyo, minsan yung mga, may mga player na minsan pangit ang laro or talo sila. Pero nakita nyo naman yung player na ginagawa niya lahat talaga. Diba? Yung tipong, meron kasi mga player, marami akong kilala magagaling na player. Pero, magagaling sila. Pero parang, pagka laro na, parang pagka medyo dehado, medyo, hindi, parang binibigay na lang talaga nila. Hindi na sila nagdadagdag ng confident para manalo. Pagka dehado or pagtambak, parang pinapabayaan na lang sa'yo, talo na tayo. Pero may mga player talaga na sobrang nakakatuwa yung mga ganun player na kahit talo, binigay yung lahat. Kahit pangit yung laro, ibinigay yung lahat. Yung makikita mo talaga na malas siya sa opensa pero buwabala siya sa depensa, di ba? Or hindi siya masyado na depensa pero buwabala naman siya sa assist or sa shoot, di ba? Ginagawa niya lahat, sikit ganun. I don't think Nueva Ecija has a case right here, as you saw on the replay. Once again, according to Coach John Calios, alam niya sila ang underdog laro. Nakita niya na anything is possible until the final buzzer. And for... of the three-point range. Ah, puro free throw pala si Kit. Oh, puro free throw. Puro free throw. Oh, I love the wins when Macaloni is locked. Dami niya rebound din eh, no? 9 rebounds, buti pa mag-double-double eh, no? Puro pasabit ang ano, barang tikit dito. Yun, no? Kilala akong player na ganyan na kahit tambak na, talagang hindi siya tumitigil na pwede pang mahabol, pwede pang humabol. Ito yung layo tingnan dito, oh. Ito, biruin mo, muntik, ano pa yan, ha? Siguro kung medyo may konting oras pa, baka nanalo to or naka-overtime to eh. No? Kasi naging 6 na lang yan eh.
Bagang parang ano no? Parang dayo lang ng mobs eh no? Parang dayo lang ng mobs eh. One thing's for sure, his stats are going up. That can help. Maybe these might be one of the few positive things his stroke, but of course, you know, this time Sipago? It doesn't really matter anymore. My former bad speed. Sino di ba tutuwa dito kay Kit? Eh puta, grabe din yung pensa to. Nakita niyo tambak na sila. 1 minute na lang. Pero tingnan niyo pa rin din pensa yung tao. Eh no, 86-69, tambak, di ba? Tambak ng 17. 1 minute and 9 seconds na lang to. Pero, anong ginagawa niya? Dinidepensa pa rin siya. Sa iba-iba yan. Pabayaan na yan. Puta, hindi ba tayo makakahabol? Pero siya, dinidepensa pa rin. This time, nag-i-error pa yung kalapa. It doesn't really matter anymore. My former batchmate in the 2008 junior in... Tinitira si Kit, no? Oh, boom! Tinitira si Kit. Eh, sipag dinidepensa eh. Oh, di ba? Hindi basta-basta. Kumbaga, hindi nila minamalit si Kit. Hindi nila. Actually, maganda depensa ng ano dito eh. Maganda depensa sa kanya ng Nueva Ecija eh. Atuwa talaga si Kit. Ampunin ko na si Kit. Oh, kita niyo yan? Bagang! Di ba laban pa rin? Kahit 20 seconds, wala pangalam. Sabi wala pangalam. With maybe oh, lumalaban pa rin. A victory away. Sampu na lang oh. Di ba? Sigurado ako. Ito ha, sigurado ako nakita yan ng big man. Nakita yan ni nung coach nila, yung attitude ni Kit na yan. Tawin na, 50 seconds. O, 1 minute. Labang ng 17 ba? Hindi ko alam, basta tambak lang pa 10. Dumidepensa siya ng ganun. Pinapressure niya yung gwardya. Na kahit tambak sila. O, di ba? Sigurado ako nakita nung coach yan. Yung ganung attitude ni Kit. Oo. Medyo siguro taasan na lang ni Kit yung percentage ng kanyang mga tira, 'di ba? Medyo pili ng mga magagandang tira. In depensa wala ka na masasabi. Tapos medyo less na lang ng error. Oo. First time lang naman sa MPBL mag-nag-adjust pa yan sa kalaban. Oo. Mag 1 year lang siguro, next year malaki yung improve ni Kit. Yung ganyang mga attitude, malaki ang ano niyan. Malaki ang ini-improve niya. Antayin natin next year. Kahit nga hindi next year, kahit ngayon, bago matapos tong liga na to. Ang tagal ng laro nila, puta, once a week yata, twice, dalawang linggo, isang laro eh. Di ba? So yan, maraming salamat sa panonood at hanggang sa ulit.